Good afternoon guys, my name is Jomel. Nandito po tayo sa aming bahay. Since lockdown po tayo ng COVID-19, marami tayong mga bagay na nakikita sa loob ng bahay natin na pwede natin pagkaabalan, kagaya ng pagluluto ng mga merienda sa bahay. So, hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay kung ano lang yung meron kayo. Since sa linggo namin nandito sa loob ng bahay, may mga natira pa. So, gagawa tayo ngayon ng nachos na mayroon toppings. So, gaya nito, may natirang nachos, mayonnaise, banana ketchup, natirang giniling, seasoning, spice, Eden cheese, onion at garlic. So, continue na po tayo ngayon. Dito tayo sa aming mini kitchen. So, dito po gagawin yung sauce ng nachos natin. So, lalagyan muna natin ng konting oil para panggisa ng bawang at sibuyas. Medium fire lang para hindi siya madaling masunog. At nun sa side, nandun na yung quick melt cheese together with the little bit of milk. Ayan. Yung bawang, huwag mo na masyadong susunugin para hindi masyadong mapait. So, ganyan lang siya. Natin. So, kapag saute, ganyan-ganyan lang siya. Kapag medyo nakikita mo nag-golden brown na yung garlic, pwede mo ilagay yung meat. Yan, medyo nagpa-brown-brown na siya. Lagyan na natin yung meat. Very simple lang to. Kaya to ng kahit sino ng mga bata. Yung bata na kaya na tumungkong sa harapan ng talan. Pero meron ngayong mapaglibang kahit naka-lockdown tayo. Yan. Pag medyo nakikita nyo nang nagiging nawawala na yung pinkish ng karne, ilagyan natin siya ng konting pepper. Siyempre, meron tayong touch of paprika para medyo a little bit spice sa konti. Spanish paprika. Kung wala naman kayong paprika, okay lang. Pampa-arty lang yun. Yan. Add flavor sa color na rin. Medium fire. Then yung ating seasoning. Kahit anong brand, pero mas okay sa akin tong wow eh. Kasi nga, wow, di ba? Yan. Lagyan na natin lahat para malakas siya. Pag nilagay mo siya sa nacho, eh, masarap. Magpapawaw ka sa sarap. Ayan, medyo malapit na siyang maluto. Then, yung banana ketchup natin. Kung meron kayong tomato, pwede na rin yun. Tomato ketchup. Basta ako na lang yung makikita nyo sa bahay. Pwede nyong gamitin. Dito naman sa side, malapit na ano yung mixture ko ng butter, saka gatas. Pag natunaw na siya, pwede ko na siyang ilagay dito. Tingnan natin ang konti. Ito na yung ilalagay natin sa ibabaw ng nachos.
nga, madali lang siyang gawin. Ito, medyo melt na siya. Pwede na to. Yan. Cheesy meaty nacho. So, ito na. Natapos na natin lutuin yung sauce natin para sa nachos. Siguro less than 5-10 minutes lang siya mag-ano. Tapos yung sa seasoning nga pala, depende yung sa gusto nyong ala. Pwede nyo rin lagyan ng konting asukal para manamis-manis. So, dalawang option siya. Pwede siyang dip o pwede ka na rin gumawa ng preset. Gaya ng ginagawa. Ayan. Tapos lagyan mo lang siya, drizzle mo lang siya sa ibabaw. Kaya minel ko yung cheese niya para kahalo na siya ng sauce, para hindi na siya, pag sineparate mo siya, parang aalat yung ibang part. Ready na yung nacho. Merienda time. Salamat sa panonood nyo. Don't forget to subscribe. Sa mga susunod na araw, gagawa pa ako ng mga bagay na pwede nating lutuin na nandito na sa ating bahay. Na hindi na tayo kailangan pumunta sa mga, hindi mo naman sabi mamaling restaurant, pero yung kaya nating lutuin dito sa bahay. Para doon sa mga beginners pala nagluluto. Thank you for watching!